Pagbabasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang Salita ng Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na Hari sa Sion, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon, ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko, anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkuran at katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat at Happy New Year! 2021 na po. At ngayong araw pong ito, ang unang Lunes ng 2021. Exciting pero, hi, trabaho na naman. Maraming tao po, I'm sure, after po ng mga ginawang party o simpleng pagdiriwang po sa mga nakaraang linggo, nakaraang araw, kahit pa nga po merong pandemic, may lockdown, I'm sure we had our own ways of gathering as a family or as friends, ano? Meron tayong konting pagsalo-salo, kwentuhan, and I'm sure kahit paano, nakapahinga, nakapagkwentuhan, nakapag-relax tayo itong mga nakaraang araw. Kaso, eto na naman, Lunes. Balik trabaho ang ilan po sa atin. Kahit pa nga po ating sinasabi na new normal, still, it's still normal that after the vacation, we go back to work. Ngayong araw pong ito, umpisa ulit ng trabaho para po sa marami sa atin. At tamang-tama sa ating ebanghelyo, ito mismo ang nangyari sa ating Panginoon. Inumpisahan niya na ang magtrabaho. At ano ang kanyang trabaho? Ang ipahayag ang mabuting balita. Nagsimula na maglibot ang Panginoon, magpagaling, magpangaral sa mga tao. The reason why He came to the world to proclaim the good news. The kingdom of God is at hand. Yan po ang trabaho ng ating Panginoon. At ngayong araw pong ito, Lunes, unang-unang Lunes ng 2021, saktong-sakto, yan po ang naisabihin ng Panginoon ang magsimulang magtrabaho. Maraming tao po, minsan, ay ang tingin sa trabaho ay pabigat. Kung pwede nga lang ba sana, huwag nang magtrabaho. Mas masarap humilata na lang sa kama o kaya sa sofa, mag-cellphone, mag-Netflix, o mag-text kung kani-kanino. Parang mas masarap ay magtambay-tambay na lang, ika nga. Kung pwede lang, huwag na sanang magtrabaho. Maraming tao po, ang tingin sa trabaho ay pabigat sa buhay. Pero mga minamahal na kapatid, maganda na ngayong araw pong ito, unang araw na magtatrabaho ng 2021, tayong lahat mapaalahanan, ang pagtatrabaho po ay bahagi ng ating buhay. Katunayan, mismo ang Diyos nagtrabaho nung siya'y lumikha ng lahat ng bagay. At kahit after po malikha ang lahat ng bagay, He continually sustains His creation. Nagtatrabaho pa rin po ang Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, mismo siya, anak ng karpintero, natutong magtrabaho. At ngayon, ito nga, sa Ebanghelyo, nagtrabaho para sa Ama, para ipahayag mabuting balita. Nagtatrabaho. Ang ating akala, pag mayaman ka, dapat hindi ka na nagtatrabaho. O kaya may mga tao, magtataya sa loto, o kaya sa sweepstakes, o para lang manalo ng malaki. At pag manalo ng malaking halaga, ayaw nang magtrabaho. Ngayong araw po, maganda na tayong lahat mapaalahanan kung paano bahagi ng ating kalikasan ang paghinga, ang pagkain, ang pagtulog. Kasama po riyan ang pagtatrabaho. Katunayan, every time we do work, we take part in God's creative power. Dahil nga mismo ang Diyos nagtatrabaho at lumilikha. Kaya nga po, ang ating pagkatrabaho ay pag-iisa sa gawain po ng Diyos na pagyamanin, pagyabungin, isaayos po ang mundo. Kaya po, nawa, huwag itong maging pabigat sa atin pong buhay. Siguro po, kung ating makita na ang trabaho ay bahagi ng ating kalikasan, gaya ng paghinga, pagkain, pagtulog, hindi po magiging pabigat o pahirapan ang pagkatrabaho sa atin. Ngayong araw pong ito, it is good for us to thank God for the gift of work. Kahit po sa ating bahay, sa mga magulang po riyan na nasa bahay lamang, pagkatrabaho po yan. Sa mga anak, sa ating pag-aaral, sa ating pong pagtulong sa mga gawaing bahay, these are all work. And every time we take part in work, we take part in God's creative activity. Kaya po sana, huwag nating makitang pabigat ang trabaho. Sa halip, araw-araw,
ipagpasalamat na mayroong trabaho kung saan tayo ay nagiging mga partners ni God. Sa ating lahat, isa pong maganda at pinagpalang 2021. Atin po ngayong iyo ko ang ating ulo as I pray and bless you. Panginoon, iyo pong basbasan at palakasin ay mga kapatid sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga trabaho o gawain sa bahay. Matapos po ang ilang linggo, ilang mga araw po na pagbabakasyon, pagpahinga, ngayon po mabalik kami sa trabaho. Nawa kaming lahat ay iyong bigyan ng kalinaw ng pag-iisip na aming pahalagahan ang aming pagkatrabaho at makita itong paraan ng paglilingkod sa aming kapwa at pakikiisa sa iyong paglikha. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngal ni Jesus, aming Panginoon. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Isa pong mapagpalang Lunes 2021 sa ating lahat. Okay.